Welcome to my little kitchen. I am Mary Jane Navarro. Yummy cooking! Recipe! Bonjour, mga ka-yummy cooking! Today po ay magluluto tayo ng paksiw na isda. Pero bago po tayo magsimula, pakitapik po ang subscribe button at idamay nyo na rin ang ating tiny bell button below para updated po tayo sa ating susunod na mga video. Naaamoy nyo na ba ang asim? Kaya tara po, mag-start na po tayong i-prepare ang mga gagamitin natin. Una po, balatan at hiwain lamang po natin ang ating onion. Ang garlic naman po ay balatan at pukpukin lamang po natin. Next, hiwain at pukpukin lang din po natin ang ating luya. Next, linisin at hugasan lang po natin ang ating isda. And that's it! Let's start cooking! Una po, maglagay lang po tayo ng 118 ml na tubig at 118 ml na vinegar din po. Next, maglagay lang po tayo ng isang kutsaritang pamintang buo na dinurog. Mag-add din po tayo ng isang kutsaritang asin. Then, ilagay na po natin ang ating isda. Next, ilagay na rin po natin ang ating onion, garlic, ginger, chili, at pagkatapos, ikalat lang po natin ito sa pan. At maglagay din po tayo ng isang kutsarang cooking oil. Next po, takpan lamang po natin ito ng 15 hanggang 20 minutes. Huwag po natin pasobrahan dahil baka magkaluray-luray ang ating isda. At ayaw naman nating mangyari iyon. After po ng 15 to 20 minutes, buksan po natin at tikman ito. Lagyan ng asin, paminta, kung ito'y hindi sapat sa inyong panlasa. Then, isalin na po natin siya. Budburan lamang po natin siya ng chili powder. Pang-design lang po. Tikiman time na naman! Yung asim po niya is saktong-sakto lang. Hindi siya sobrang maasim, hindi rin siya kulang sa asim. Yun nga lang, nakukulangan ako sa kanya sa sili. Kasi hindi natin piniga yung sili, di ba? Kaya mas masarap sana kung pinigaan natin yung sili para alam mo yun, or kasi nga medyo may pagka maanghang na lasa ang gusto ko, kaya pero yung paminta malalasahan mo siya, yun yung anghang na malalasahan mo sa kanya, yung paminta niya. Pero yung sili nga po mamaya pigain natin siya kapag kakain na tayo ng kanin, kasi mas mapapaga na tayo sa pagkain. Pwede rin po kayong gumamit nga nung sinigang, yung sili na pansigang. Well, wala po kasi ako noon, kaya ito ginamit ko kasi ito po ang meron ako. Pero overall po, it's delicious. Even the fish, it's really delicious. And it's tasty. Sarap. Masarap po ito kapag may kasamang kanin. Siyempre, ano niya, sarap sipsipin. Mamaya na, pagkakain tayo ng kanin. At ayan po, recommended ko po sa inyo yung
kung paano step by step. Actually, pinagsama-sama lang natin silang lahat, di ba? Basta dapat sakto lang din yung minutes. Huwag sobra kasi mawawasak ang ating isda. Ayaw naman natin mangyari yun. At ayan po. Overall, success po itong isda natin. Kaya dito po, nagtatapos ang ating video. Please don't forget to like and comment below on what you think about this recipe. And please subscribe kung kayo ay hindi pa nakasubscribe. And hit the tiny bell button below na din po for more updates sa ating mga video. See you on my next video. Always remember, wash your hand before you eat. Keep safe, everyone, and thank you for watching.